And good morning po mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayayay! Yuhuhu! Welcome po sa ating panibagong vlog, panibagong araw na naman mga kabayan. Ngayon po tayo po ay mag-update sa LRT1 Cavite Extension na kung saan may haba itong 6.6 kilometers mga kabayan mula po ito sa may Baclaran. Ang unang station doon ay Redemptor Station. Pangalawang station po ay Mia Station. Pangatlo ay Asia World Station, mismo sa PITX, Paranaque Integrated Terminal. At yung pang-apat ay yun na po yung Ninoy Aquino Station sa may Barangay Santo Niño, Paranaque. Panglima po ay yun na po yung Dr. E. Santos Station sa may SM Sukat, Paranaque. At yung pang-anim, yun na po yung mismong Las Piñas Station, kanto ng Punanlupa, Las Piñas, no? At pangpito, yung Sapote Satellite Depot, na kung saan dyan tayo magpapalipad ng drone, ipakita natin maya-maya, no? At yung pangwalo, yun na po yung Niyog, dun sa may Bacoor, mga kabayan. Ayan po yung taas natin, mga kabayan, yung ano ng LRT, no? Dyan na po, may mga poste na po yung taas natin. At kung saan, mayroon na rin po yan ang power line. At ini-installan na rin po yan mga kababayan ng mga relays dyan, no? At sana early 2023 ay madaanan na po ito ng LRT partial operation mula sa Baclaran hanggang Dr. E. Santos, Paranaque. At yung tatlong istasyon na natitira mula sa Las Piñas, sa Sapote, Niyog ay balita po natin ay sa early as sa 2023 mag-start ang construction. Abang-abangan na lang po natin. Ayan po mga kabayan, lilipat na po tayo sa depo. Ayan na po, dito na po mga kabayan, dito na po tayo. Masilayan po natin itong puspusan na rin po yung gawa rito. Ito na po yung mismong satellite dito sa may Sapote Station na kung saan mayroon po tayong mga drone shot dito. Panoorin po natin maya-maya lamang, no? Dito po tayo sa bandang sa likuran kasi bawal po tayo lalapit doon kasi medyo mas makamano tayo ng gwardiya mga kabayan. Itong LRT1 Cavite Extension mga kabayan, no, ay napakalaking tulong po ito sa ating mga kabayan. Dito pala sa palibot ng Las Piñas, ayan niya po yung mukha ng bagon, no? Yung gagamitin rito. Ang kabuuan pala nitong LRT station, mga kabayan, LRT1 Cavite Extension, buong LRT, no? Ay may haba po itong 32.4 kilometers, no, mula sa Roosevelt. Ayan. Kaya ito na po mga kabayan, dito na po tayo mismo sa Satellite Depot. Ito na po yung Sapote Station. Ayan. Kung saan, dyan na po yung repair center, no? Kumbaga, dyan na po kinukumpuni yung mga maintenance sa mga bagon nitong LRT1 Extension Cavite, no? Nakasalukuyan pong puspusan na rin po yung gawa sa ngayon. Yung phase 1 po, Baclaran to Paranaque, Dr. E. Santos Station ay sabi po ay sa early 2023 or last quarter ay madaanan na po yan. Sana po wala pong abirya, no? Kung wala pang pandemya, matagal na po yung magagamit sa ating mga kabayan. Ito na po mga kabayan, ipakita ko lang po sa inyo kasi may station po rito sa Sapote, no? At saka andyan na rin po mismo yung depo, satellite depo, no? Andiyan na po yung control center ng mga bagon, maintenance, washing center, no? Sa lilinisin nila yung mga bagon. Ayan po yung bagong kalsada na yan sa baba natin. Yan na po yung papasok diyan sa station na yan. Ipakita ko lang sa inyo, ha. Dahan-dahan camera. Yung ating drone shot ay medyo magalaw yung ating kamay. Ayan na po sa palibot niyan mga bayan, makikita po natin, masisilayan natin na yung napakadaming urban areas dyan, mga kabahayan. So, kapag mag
operational na po itong papunta sa Bacoor, sa Maynilog. I'm sure naman napakarami pong mga kabayan na makinabang nitong LRT1 extension. Ayan po, bagong kalsada po yan, yung may lalaki naglalakad, yan na po mga kababayan. Ayan, ito na po yung palabas na kung saan ito na po yung papunta sa expressway, yung pakanan. At yung pakaliwa naman po ay papuntang Alabang, Las Piñas, no? Yan, napakalaking tulong po ito mga kababayan pag matapos na po ito. Mayroon pa po itong part 2, no, mga kababayan, part 3, sana po ay abang-abangan po ninyo. Thank you po, maraming salamat in God bless.